Nancy? Yeah. What is that? That. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Welcome po sa special episode ng The Nancy Esguero Podcast. Live po kami ngayon. At alas 6 na po dito sa Los Angeles, California. Alas 6, 46 ang eksaktong oras po dito sa Los Angeles, California. Alas 9 naman po ng umaga ng Sabado dyan sa Pilipinas. Today is Friday, November 15, 2013. Magandang umaga po sa Pilipinas, sa Luzon at maayong umaga sa inyong tanan sa Mindanao at sa Visayas na patuloy pa rin po na nagluluksa dahil dito kay Yolanda. And today we are going to start ang programa pong ito, bibigyan po natin ng bagong titulo. Ito po ay Ask or Ask Nancy. Ang meaning po ay Aksyon Serbisyong Kababayan. Yan po yung bagong titulo ng aming programa ngayong gabi. Ang programa pong ito ay syempre po ay naglalayong makapagbigay ng mahalagang impormasyon sa komunidad para sa tungkol sa mga usaping makakatulong po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Particular po syempre sa mga Pilipinong naninirahan na nagtatrabaho dito sa Amerika. Sa mga kababayan po nating nasa Pilipinas na may mga pamilyang nagtatrabaho dito po sa Amerika at sa iba-ibang panig ng mundo. Layunin po naming magserbisyo sa mga Pilipino ng taus-puso at wala pong pag-alinlangan. And this is your host, Nancy Ramos Esguera, and I'm inviting everyone to join us throughout the whole program tonight since hindi lamang po ako yung makakasama nyo ngayong gabi, kundi full pack po kami. Special edition po itong programang ito ngayong gabi. At antabayanin niyo po siyempre kung sino-sino yung mga kasama natin maya-maya lamang po. Sa mga kakatsunin lamang, welcome. At sa lahat ng hindi pa nakakasubaybay sa atin, siyempre pwede kayong pumunta sa www.podcastpilipinas.com. Napapakinggan niyo po kami ngayon ng live. At siyempre, replay ng tonight's episode will be available at podcastpilipinas.com. Also, like our page on Facebook, Podcast Pilipinas, para hindi po kayo nahuli sa mga updates dito po sa aming mga programa. And you can also download our episodes through iTunes, siyempre, YouTube, Spreaker.com, and SoundCloud.com. Today is the 8th day. Simula po nung tumatak sa history yung pagpalo nung pinakamalakas na bagyo po sa buong mundo. At sa kasamaang palad po ay sa ating mahal na bansang Pilipinas po ito dumapo at nanalanta. And I am deeply saddened by this tragedy. Umiiyak po ang puso ko tuwing nakakapanood ako ng news tungkol sa mga nasalanta ng bagyong si Yolanda. Ang Typhoon Yolanda ay nag-iwan ng napakalaking pinsala po sa ating mga kababayan sa Central Visayas, sa Western Visayas po. Nag-iwan ng maraming bilang ng mga nasawi, napakadaming bilang ng mga pamilyang naulila, at ang iba ay patuloy pa rin na naghahanap ng kani-kanilang miyembro ng pamilya na sa hanggang ngayon ay hindi pa rin po natatagpuan. Although napakaraming bilang na po ng mga bansang nagpapadala ng tulong, ng mga pagkain, damit at kung ano-ano pa, syempre, subalit sa aking sariling pakiramdam po, ay gutom pa rin ang ating mga kababayang nasalanta para sa isang sagot sa tanong na kung kailan sila makakalimot dito po sa napakapait na trahedyang dumating po sa kanilang buhay. And tonight, we are not going to talk about U.S. immigration. We're not going to talk about the Obamacare. We're not going to talk about what is going on around the world, but we'll concentrate on what's going on and what is really happening in the Philippines, where a lot of our Kababayans are, you know, devastated by Super Typhoon Yolanda. And at this point of our program, makakasama po natin sa ating talakayan ang ating magigiting na kababayans dito po sa Podcast Pilipinas. Siyempre, first na dyan po si Gerald La Cuarta, ang founder po ng Podcast Pilipinas.
pangalawa si Sarah Balabagan Sireno ng the OFW Matters, ang ating magiting din po na abogado na regular sa aking programa, si Attorney Dennis D. At maya-maya po ay makakasama rin natin si Pastor Eric Angeles, ang lead pastor ng New Hope International Community Church dito sa Los Angeles, para naman po sa update ng gagawing medical mission sa mga nasalantaan ng Bagyong Yolanda. At welcome sa inyong lahat, Gerald, Sarah, and Attorney D. Good evening. Good evening, Nancy. Si Gerald. Hi, Gerald. Good evening. Hi, good evening, Nancy and Gerald. Good evening po, Attorney D. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong umagang ito o ngayong araw na ito. At napaka-interesting yung ating talakayan ngayon. At ito nga ay dahil sa special edition natin for the Yolanda, Typhoon Yolanda. At you know, nakakalungkot, no? Kagaya nga ng sinabi mo, every time na mapanood ko yung mga news, is talagang, alam mo yung parang nadudurog yung puso mo na parang gusto mo man tumulong, pero wala kang magawa kung hindi mag-pray, ipanalangin. At nakakatuwa dahil marami mga, hindi lang Amerika, at kung hindi iba't iba pang bansa ang talagang nag-reach out at tumulong, nakiisa para sa mga biktima ng Yolanda. Yeah, tama. Tatalakayin natin mamaya yung kung ano yung nakikita natin sa news. Dahil nandyan rin si Attorney Dennis D. Attorney D, bumati ka muna. Oo. Roll call, ano? Oo, last but not the least. Oo. Nung first time ako nandito na guest mo, nakiramay ako dun sa mga nalindol nung sa Bohol. Mm-hmm. O ngayon, nakikiramay na naman ako. Sana last na. Yeah, actually the same spot yun ng Pilipinas eh. Yung nasa Bohol, yeah. At yung ng Yolanda. Oo. So, hope ako wala akong family sa wala akong apektadong miyembro ng pamilya sa nakaraang bagyo. How about you, Sarah and Attorney? Well, ako eh wala naman akong pamilya doon sa Leyte, no? But then si Councilor Christina Romualdez at ang kanyang si Mayor, minsan eh nagkaroon kami ng events doon. In fact, in-invite nila ako para magbigay ng inspirasyon. Yung title pa nga ng program namin is Hawak Kamay Takloban. Mm-hmm. Ano? At talagang napakaganda yung nangyari. At I remember na madalas na-invite din ako ni Mayor Romualdez, especially during nung mga Women's Month, yung March, di ba? Pinagdiriwang natin yung Araw ng Kababaihan, no? He asked me to share, you know, to inspire women sa Tacloban, sa Leyte. So, and I, you know, nakakalungkot, ano, yun nga yung nangyari. But then, I praise God kasi nabasa ko yung testimony nga ni Christina, ni Councilor Christina Romualdez, habang nangyayari yung typhoon, no? Dahil siya po ay you know, isa po siyang Christian, at habang may song yon eh, yung in the middle of the storm I will praise you and worship you, yun ang ginawa ni Christina, kaya nga nakaka-bless, ano, na habang, you know, umuulan, hinahangin sila, no? Eh talagang siya daw ay nagpa-praise, nag-worship sa Lord, umaawit ng mga worship songs. So ngayon ang latest ngayon, yung based sa report, meron ng mahigit 2,000 or 2,360 yung mga bangkay na natagpuan. At gusto ko lang ipabatid sa ating mga tagapakinig ngayon na kami pong lahat na nandito sa programa ay nandito sa Amerika. Nag-re-rely lamang po kami sa mga napapanood namin mga balita tungkol sa kaganapan dyan sa Pilipinas. And I, you know, personally, nagre-rely talaga ako sa report ni Anderson or ng CNN. How about you, Attorney? we try to cover as much, ano, yung reporting.
para balance, ano, lalo na ngayon nagbabangayan yung mga reporters mismo, sila yung nagkakapanggaan. So much as possible pinapanood natin lahat, yung local sa Philippines tsaka yung international. Wala kasi akong TFC eh, that's why. At para sa kalaman ng mga nakikinig sa atin ngayon, ako po ay nasa North Carolina ngayon, sa Durham, North Carolina. At si Nancy ay? Nasa LA po ako. Si Attorney ay nasa... Nasa East Coast. I'm here. Nasa East Coast. Bahay na ako sa New Jersey. Yeah, si Gerald din. Nasa New York. New Jersey. Nasa tabi-tabi. Tsaka napansin ko, yung Facebook din eh, napaka right. Vital yung information na nakuha natin sa mga contacts natin sa Facebook. Lalo na yung mga mayroon mga donation drive sila. Maski sa mga hospital na, di ba marami tayong nurse dito sa States? Sa maraming mga co-workers nila ang nagbibigay ng tulong din. Dito din sa ano, sa North Carolina, halos mga church na napuntahan ko dito dahil tayo pa yung imbitahan dito para magbahagi ng testimony, ng story ko. But then, I thank God kasi lahat ng napuntahan kong church, nagkakaroon sila ng fundraising, no? Para maipadala at maitulong sa mga biktima sa ng Yolanda. At ito, ang dami nga. Kaya nakakatuwa, no? Talaga naman ang mga Filipino, tayo mga Filipino, no? Pag sa ganitong mga kalamidad, kahit saan man tayo sulok ng mundo, no? Magkakahiwalay man tayo, pero at the end of the day, nagkakaisa pa rin tayo sa pagtutulong o sa pagtulong sa ating mga kababayan. So, yun naman ang nakakatuwa sa mga Filipino. Yeah. And hindi lang mga Filipino, ibang mga iba, you know, yung mga foreigner, ibang lahi, talagang nahipo sila at, you know, talagang grabe yung support nila, no, sa ating mga kababayan. Alam nyo, natatandaan ko, you know, at least 3 days before na dumating si Yolanda, meron ng mga warnings. And then after noon, nung lumusob na nga si Yolanda, nawala ng power, wala tayong nakuhang mga balita for at least, you know, yung eksaktong mga balita, what was happening for at least 2 days. And then, so nung dumating, nung nag-penetrate yung ating mga, yung media doon, ay maraming syempre namangha doon sa naging dala nga nung bagsik nitong si Yolanda, maraming namatay. And meron din mga report na when I was watching yung report ni Anderson Cooper, meron nga siyang nabanggit the other day na 5 days after nung bagyo ay saka pa lamang siya nakakita ng mga government helpers, right? And kanina I was naging malaking issue yon, actually, you know, politically in dyan, sa media sa Pilipinas. And I was watching CNN earlier too, and they did mention about the or what happened during yung Katrina in New Orleans, and it said yung Bush administration took 6 days to respond to the Katrina aftermath. And you know, we're talking here of, you know, the most powerful nation on earth. What you guys can say about this comparing to what is happening right now sa help ng Philippine government, Attorney D? Oo. Ako, na-experience namin dito yung Sandy sa East Coast. I think Jerry. Oo. Yung ano, we didn't expect yung storm surge na tinatawag. Mukhang nagiging trend ngayon yan na pumapasok na yung dagat. Kinakain yung mga yung land, ano? So, terrible rin yung nangyari sa amin dito. Nagkaroon mass rationing. Jerry, naalala mo yun? Si Governor Christie nag-declare ng ad-even scheme. So, yung plate number mo,
pag number mo yung available, tsaka ka lang pwede magpunta sa gas station. And then, wala rin laman ng mga grocery, gawa ng hindi makapasok yung mga truck na magde-deliver ng mga goods na kailangan. Ako naman, I don't want to be, I'm not a Noynoy Aquino apologist, pero sa laki ng damage, sa tingin ko, talagang it will take time eh. Yung 6 days siguro, I don't think umupo sila eh. Hindi pa makita sobrang laki nung ano nung damage. Sabi ko kanina, nag-usap kami ng wife ko. Remember, I think that was 2008 after Christmas, nagkaroon ng snowstorm dito sa amin. Gabiwang yung snow nung umaga, and I only have yung shovel. Hindi pa ako bumibili nung high powered na ano snow blower. Mo, ilang oras na, probably 4 hours. Akala niya tapos na ako eh. Pero nakita niya yung nagawa ko lang napakaliit. It just shows na kung malaking-malaki yung ano, yung kailangan mong linisin, posible nga ang kinumpare ko nga sa ano, sa shovel lang. Mahirap makita. So I don't think na yung gobyerno umupo eh. I'm sure meron silang ginagawa, hindi lang siguro nakita ni ng CNN o nung kung sino man yung nakakapuna. And it's hard to ano to criticize kung wala ka doon. Tama po 'yun ano. Pero ang nangyari nga siguro kasi nga ang CNN parang kinumpare nila kasi sa tsunami sa Japan. Na agad-agad nakita nila na yung maayos ano kumbaga yung lalo na yung mga surge team na nakita nila na kada area meron ng nagano naghahanap you know pero ang nangyari dito sa Leyte nakakalungkot kasi kanya-kanya eh. Kung sino yung pamilya sila-sila ang naghahanap ano parang walang ano. Yun nga, hindi prepared, you know? At itong Yolanda, yun nga, ilang araw pa bago dumating sa Pilipinas, eh, di ba, ina-announce na kung gaano nakita na o nalaman na kung gaano kalakas ito. And yun yung nakakalungkot kasi parang ang Pilipinas, eh, every year, binabagyo tayo, eh, dinadaanan tayo ng bagyo, and yet hanggang ngayon, for ilang years na, diba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin talaga prepared ang ating gobyerno. I'm sure na may ginagawa sila, pero kulang pa rin talaga na nagpapasalamat tayo dahil nakakatuwa nga, dahil 3 days pa lang ang US, ano, meron na agad, nandun na to para tumulong, ano. Kaya, you know, nakakatuwa na meron mga ganun, like ang US na talagang agad-agad din nagbibigay sila ng tulong para sa mga kababayan natin. And sana nga, ang isa pa itong, you know, ayun nga ang problema, wala tayo doon eh. You know, ano lang tayo sa balita eh, sa mga nakikita natin, and even sa Facebook ha, ginagamit ang Facebook para lang to ipakita sa mga iba nating mga kababayan kung ano ba talagang nangyayari at anong sitwasyon ng mga kababayan natin sa Leyte. In fact, mayroong nagtag sa akin Facebook si Oriol Palacio na tungkol naman to sa kinuwang video para kay Vice Mayor Ronald Flores ng Tanawan, Leyte, na talagang sila yun, naiintindihan natin ang local government ay talagang disabled dahil nga sa sila din ay biktima. But then, yun na nga yun eh. How about yung ibang cities na malapit na pwedeng tumulong or even, you know, sa Manila na pwede mag-prepare na, you know, magtumulong at magbigay ng agad-agad na support sa ating mga kababayan. So talagang kulang, grabe. Pero we know that God is in control. Right. Napag-usapan natin yung mga donations, yung mga tulong na natatanggap mula sa iba't ibang panig ng mundo ngayon para sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Merong balita na I think this is true, no? Na yung
paglalagay ng tax sa mga donations sa victims ng Yolanda. Attorney D, what can you say about this issue? Oh, baka you're referring to sa ano, sa comment BIR. Ni BIR chief na channeling ng donations to DSWD ano lang si ano anong tawag niyan ano ba to joke lang nagjo-joke lang mistake lang niya yung ano kung ano yung sinasabi ng pataas na ay, alam mo naman sa atin eh there are only two things that are you know sure in your life number one is death and the second one is tax di ba So in-state lang niya kung ano yung sinasabi ng tax law. Totoo 'yun. Pag may donation dapat ano nilalagay nila ng tax. Yung trabaho kasi ng BIR is to make sure na makakakuha sila ng tax. Supposed to be in a perfect world kukuha sila ng tax. Then yung makukuha nila eh para sa serbisyo eh kaiinam ng bansa no safeguarding yun eh alam mo kasi pwedeng magpadala ng kung yung anti money laundering yung mga money launderer sabihin lang nila na ano na donation ito meron kaming 20 million papadaanin. Alam mo, humahanga ako kay attorney D talaga. Talagang napaka ano niyang magsalita. Napaka safe. Attorney nga. Mag-disclaimer kayo, ha, na But you have the point. Sige, tuloy mo yan. Kasi hindi nakikita ng iba nating, mga kababayan. Ano mo? Yes. Kahit na sino yung isa na ako doon para hindi ko maintindihan yon. Okay. Kailangan ko marinig yan, attorney. Ang sinasabi lang BIR is that tax-free kung dadaan nyo sa DSWD. Meron namang purpose, merong reason for that. Kasi unang-una ayaw naman nga natin na magamit yung mga masasama diyan na may balak, di ba? Padala ka ng mga bigas, sabihin mo na lang this is for donation, tax free. And then diretso sa inyo kung saan mo itatago. So kailangan ng batas eh, laging may batas eh to make sure na everything is in order. So naintindihan ko yung statement nila na yon. Another thing is, kung dadaan sa DSWD, centralized. So, alam nila, supposed to be the government should know kung saan dapat mapunta yung relief, yung mga tulong. Yeah. Well, tama din naman yun, ano? Pero parang feeling ko, parang wrong timing. Alam mo yun? Okay, kailangan dumaan sa DSWD para maging free o tax-free, ganun. Kasi alam mo, ang mga balita ngayon... Hello? Ang mga balita ngayon, no, marami ng... Ano, ang nakakalungkot nito, no, Nancy at Attorney Gerald, is that marami sa ating mga kababayan o even hindi nating kababayan na medyo nawala ng tiwala no na idaan pa sa gobyerno yung mga donation yung mga tulong na ibinibigay nila dahil nga siyempre naman hindi natin sila masisisi dahil sa mga nangyayari no sa ating gobyerno nandiyan na yung issue about the PDAF di ba so yun yung nakakalungkot marahil kaya nga din ito nag-release ng ganitong statement kay si BIR chief na para you know ma-remind lang siguro yung mga gustong tumulong na kailangan kung gusto niyo maging tax free eh daan niyo sa DSWD. Mm-hmm. You know, we're praying na sana nga mapunta sa tamang ano yung dapat na mapuntahan ng bawat donation na ibinibigay ng ating mga kababayan or even ng iba pang bansa. Alam nyo, natatandaan ko nung pagkatapos ng bagyo, syempre, wala pang tulong, no? Na
wala pang tulong na nakakarating mula sa iba-ibang bansa, syempre, even from our own government. And then, dun sa Tacloban mismo, yung nagkaroon ng sagutom ng ating mga kababayan na nasalanta, nag-try sila na mag-loot, magnakaw doon sa mga groceries, sa mga malls sa Tacloban. Sa akin kasi, syempre meron tayong iba't ibang uri ng pananaw tungkol dito, no? Kasi kung ako, meron akong pamilya na nagugutom yung mga anak ko. Ako rin mismo, I think ha, na papasok ako sa isang establishment para kumuha ng pagkain. How about you, Sarah and attorney? Kasi 'di ba merong may-ari ng isang establishment na talagang namamaril siya or nagtutok ng barrel, right? Si attorney mo na, attorney. At yung ano, kasi ikaw yung medyo nasa gawin ng batas. Oo, kasi baka magkamali ako eh. Oh, no, it's okay. Joke lang, attorney. Maganda nga yung ano, pag nag-discussion, opposed yung ano, yung mga party para naririnig ang lahat ng ano, lahat ng side ano. Yeah, katulad ng sinabi ko kanina, no choice, kung ako may pamilyang nagugutom, I'll do that. Right? Oo, pero of course you always have to uphold it. Kaya kayo may abogado dito para paalala sa inyo palagi na mayroon yung batas na kailangan sundin, di ba? Batas ng Diyos, si Sarah ang bahala dyan dahil si Sister Sarah. Pero when it comes to ano, yung batas ng tao, yung pinag-aralan natin, it has to be ano, enforced at all times. Kundi, yun nga, chaos. Ang problema dyan sa Leyte, lalo na sa Tacloban, hindi nagpa-function yung law enforcement. Mm-hmm. So you have to defend yourself. Yeah. Ang pumapasok na ano diyan na applicable law yung self-defense. Mm-hmm. You have to defend your life, your property against those who would like to usurp o yung makigamit sa properties mo without your permission. Ngayon, under the law, meron kang right to exclude those people from enjoying or disposal of your properties. Kaya lang, isipin mo, between life and property, anong mas mahalaga eh? Makapatay ka ng tao, hindi mo na mabalik yan eh. Ano ba yung protektahan mo? Sabihin natin, 10 sako ng bigas. You balance it out. Ano bang mas importante, yung buhay ng taong sumugod o yung bigas na tinatago mo doon sa tindahan mo? Oo. Pero we just have to ano, manawagan sa ating sa taong bayan na maging mahinahon, di ba? Yung mga nandoon. Sa akin naman, no, katulad mo din, Nancy, syempre, kung makikita ko mga anak ko at, you know, pamilya ko, talagang gagawa din ako ng paraan para makakain sila. At ito pa, ang problema pa, isa sa mga problema ngayon sa, ano, especially sa Leyte, is yung, ano, no, yun nga, yung security nga. Kasi kulang ng mga military or even police na nakakalat, you know. Kaya yung iba natin mga kababayan, nagugutom na, hindi na, wala na matuluyan, no, natatakot para sila sa kanilang protection, no, sa security nila. Kasi especially yung mga kababayan, may mga nabalita ako, Nancy, no, Attorney D. Gerald, na nire-rape, no? May isa sa lugar daw po sa Leyte na 2 nurse ang nire-rape, no? Kaya yun, parang talagang kailangan na talaga ng ano, you know, magbigay ng proteksyon ng ating gobyerno. Meron akong tanong sa inyong tatlo. Ano po yun? Baka hindi nyo rin masagot. yung mga, siyempre may city jail doon, ano? Ano nangyari doon sa mga preso? Oo nga, no? Yung magandang tanong yan. Nalunod ba o pinakawalan? Oo nga.
So later on. Baka nalunod pa. Oo nga, no. Alam kasi, mo ba, dumaan pa ako doon sa city jail. Nung time na nandun ako, nag-share pa ako doon sa mga aking kakosa doon. So, oo nga, no. Ano na kaya nangyari doon? Do you know how many inmates nung nandun ka? Ah, nakalimutan ko na kung ilan yun sila eh. No? Medyo magandang tanong yan, attorney, anong nangyari sa kanila? Kasi kung nakita mo rin yung balita na doon sa police post, ilan din doon yung natangay ng anod, 'di ba? Mm-hmm. So wala talaga, hindi talaga nagfa-function kahit na sino man na miyembro ng gobyerno doon sa lungsod na yon. Talagang hindi mag-function eh dahil kahit police ka man or military ka man, dahil bawat isa sa kanila dumaan sa trahedya, bawat isa sa kanila nawalan ng kapamilya. So siguro ako rin mas uunahin ko rin yung sarili ko siguro sa time ng kung ako miyembro ng militar, miyembro ako ng police, hanapin ko muna yung sarili kong pamilya bago ako tumulong siguro sa iba. And that's, you know, my own opinion. Ito, Nancy, meron akong nakuhang news regarding doon nga sa mga inmates sa Tacloban. Mm-hmm. Sabi dito sa news, a military official says that inmates have escaped from provincial jail in the typhoon hit city of Tacloban after breaking down the jail wall. Brigadier General Virgilio Spinelli, military commander, said Tuesday that guards fired shots to try to stop the prisoners from fleeing, and some returned. He didn't have a clear number for those who escaped. Where will they go? What will they eat? Hindi alam daw ni General Virgilio. The jail held about 600 prisoners. 600? Oh, yeah. Oh my goodness. 600 prisoners. He says the military was trying to help the public while also dealing with its own problems such as the destruction of building that house. Ayun. Okay. So, okay. Ito. May mga nakatakas. Good or bad? Yan ang pag-isipan niyo mamayang gabi. Ang tanong eh, mas gusto niyo bang sana nalunod na lang sila o nakawala sila lahat? Moral and morbid yung tanong, ano? I hate to answer that. So, and anyways, alas 7, 8 na ng gabi, ano? Magbe-break muna tayo and then we'll be back for more issues about what's going on sa Pilipinas. So, break po muna tayo. Thank you.
Okay, balik po kami sa programang Ask Action Servisyong Kababayan dito po sa Podcast Pilipinas at napapakinggan niyo po kami ng live ngayong oras na ito, 7:24 PM na po dito sa Los Angeles. At ngayon po sa punto po ito ng ating programa ay makakasama rin po natin ang isa rin pong magiting na Pilipino na dito sa Amerika, si Pastor Eric Angeles ng New Hope International Community Church dito po sa Los Angeles. Nandiyan na po siya. Pastor, good evening! Good evening ho. Nakakatindig naman ng balahibo yung magiting. Hindi, alam mo, magigiting tayo lahat. Lahat ng Pilipino, lahat ng Pilipino sa buong mundo magigiting. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Salamat po sa pagsama ninyo ngayong gabi sa amin. Good evening po, Nancy, Jerry, attorney. Good evening sa inyong lahat dyan. Good evening. Okay. Pastor Eric, we were talking about yung nangyayari sa Pilipinas, particular na yung Typhoon Yolanda, yung aftermath. Maraming nasalanta, maraming buhay po yung nawala dahil dito. At natatandaan ko nung isang linggo na guest ko sa iyo, pinag-usapan natin yung tungkol doon sa medical mission na gagawin natin next year, right? Yes. Ng church. And ano na yung plano ng NHICC ngayon na alam natin na mas malaki yung kailangan at tulong nung mga nabiktima ng bagyong Yolanda. Yeah, ang aming pag-usapan kasi before nagkabagyo, nagkaroon na kami ng plano na ang target date namin is April 2014. So yung mga medical team ini-schedule na nila yung mga vacation leaves during that time frame. Kaya ngayon parang hindi kami makaresponde ng bigla-biglaan dahil yung kanilang mga bakasyon ay pinalaga na nila doon sa panahon na yon. Kaya ang mangyayari siguro magfa-follow up kami yung magiging follow up medical team na susuporta dito sa mga nautot ngayon. Nung doon kasi sa Cagayan de Oro nangyari yung baha ng November, almost that December na pala. So by January naka-respond ka agad kami. Kasi wala kaming planong mahabaan. Naka-respond agad kami, kaya kami yung unang team na nakapunta doon. This time siguro kami yung magiging follow-up team na susuporta doon sa mga nauna sa amin. And praise the Lord. Praise the Lord. Gusto ko lang magbigay ng isang pasasalamat sa Panginoon kasi may hinipo siyang isang tao na nagbigay ng malaking halaga kaagad na pinapuna para sa in support of these medical missions. Tuloy na kasi nagkaroon na ng paunang malaking, medyo malaking substantial offering. Yeah, the medicines and the trip. Apo. Amen. So amen. So Pastor, kasi maraming kayong sinusuportahan na church sa Pilipinas din. Meron na bang mga miyembro ng NHICC na ready na para pumunta doon sa area or? Yeah, yung ating mga nurses at saka dentists at saka yung tinatawag nating donors, ready na sila. Mga doctor na nurse na nakapagpaalam na sila sa kanilang mga kanilang trabaho, handa na sila. We're gearing up towards the trip. So, Pastor, kasi syempre, di ba, alam natin na every year,
syempre ang church ay nagsasagawa ng medical missions or at least every year, right? And yung church natin, syempre alam ko na hindi naman kalakihan yung ano, yung pondo, as in lahat all out para sa pagtulong sa mga kababayan, you know. Ano yung ginagawa nating preparation para makalikom ngayon ng ano ng pondo para sa nalalapit na medical mission para makatulong ng mas malaki dito sa mga napinsala ng bagyo. Yeah, right now nagpalabas kami ng ano ng isang solicitation letter na ma-appeal sa mga communities tsaka sa mga yung employers ng mga members natin sa church at tsaka at the same time mga kamanggagawa, mga co-workers, na mga nurses, mga doktor na may burden para sa medical field. Sumusuporta naman sila and you know it's not big. Pero you know kung may makakatulong na malaki, it would really be a big help kasi mas maraming community ang pwede natin maabot ng medical and dental outreach. Yeah, so personally po nagpapasalamat ako ano sa effort na ginagawa ng simbahan para at least kahit papaano makatulong tayo sa mga kababayan. Dahil yun lang naman yung magagawa natin eh. Tsaka yung dasal. Hindi natin kayang magpadala talaga or magbigay ng napakalaking donasyon. Yun lang yung kaya nating maitulong sa kanila. And you know, it's really a big thing naman para sa kanila rin, sa end nila na makita rin na merong mga tao na katulad natin, na katulad nyo, na gusto talagang tumulong, na naglalaan talaga ng oras para makita sila ng personal, matulungan sila ng personal, magamot sila ng personal. So, maraming salamat po. And also, Pastor, si Attorney Dennis, Attorney Dennis. Oh. Speaking of donation, Attorney Dennis, kasi syempre ikaw nasa side ka ng batas, di ba? Mhm. Okay, kasi syempre yung katulad ng binanggit mo kanina, merong ibang grupo na posibleng manamantala. And of course, ang ginagawa ng NHICC, of course, this is a legit fundraising para makatulong talaga. And yung nakikita natin na merong ibang grupo na pwedeng manamantala dito sa ano, dito sa tahedya na to. Oo, hindi kasi ano lang napansin mo, it's very nice para bayanihan, ano, kaliwat kanan yung fundraising. Mm-hmm. Pero hindi mo maiwasan na meron talagang mga pasaway na sasamantalahin yung misfortune ng ano ng mga nasalanta ng bagyo. Walang iniwan yan doon sa mga halimbawa nasagasaan, di ba? Na lalapit, akala mo tutulungan, kukunin pala yung wallet, yung relos, tsaka yung cellphone. Mm-hmm. Hindi yan to. Hindi kwentong kutsero kasi, di ba, if you're sa East Coast, if you're watching the news, last month, mayroong isang babae, taga Bronx, New York pa naman, nasintensyahan siyang makulong for 8 months. Gawa ng yung nangyari doon sa Sandy Hook Elementary School. If you remember, last year, 18 first grader, pinasok yung school nila, pinagbabaril, di ba? Pero itong babaeng ito, walang awa. Nag-post siya sa social media na kamag-anak daw siya nung isang batang namatay. Mm-hmm. At nag-collecta siya ng ano? Nag-collecta siya ng funds. So, inimbestigahan ito, pumasok yung FBI, inaresto siya. So, last month, sinintensyahan siya ng 8 months. So, ang ibig kong sabihin is hindi imposible na may mga lalabas dyan na magpapanggap na fundraising ko, no? Pero, ibubulsa lang. So, yun nga.
do your research kung merong lalapit para ano. May mga reputable na organization, madami dyan. Isa na nga yung church ninyo, which is very commendable ang inyong ginagawa. Usually kung church, maayos eh, di ba? Mm-hmm. Yes. Si pinagsusumikapan po natin na maging maayos para hindi po matulaan ang simbahan at saka ang Panginoon din at the same time, kasi taglay po ng simbahan ang pangalan ng Panginoon eh. Yun po ang ultimate na accountability natin. Right. Mm-hmm. Ayan, so dapat yung mga nakikinig sa atin na maging yun nga, sabi nga ni attorney, maging maingat, no, maging mapanuri, no, bago kayo magbigay, magbitaw ng any donation na ibibigay nyo. At siguro nga, yeah, mas safe kung sa church. Pero siguro yes. Din rin yung church ay legitimate talaga. No? Yeah, that's true. Ano, kasi mahirap na, no? Kasi nandun yung kagandang loob ninyo na tumulong, pero dapat makarating sa dapat o yung dapat na makatanggap ng tulong. I know, yeah. Speaking of simbahan. I don't know if this issue is safe to say sa programa ito, but pasintabi po. Pero sa balita lang na napakinggan ko, ano, sa nakita ko, sa nabasa ko, ano, merong isang particular na simbahan sa Tacloban mismo na makikita mo rin sa picture eh. And I really saw the picture na talagang tayong-tayo siya. Wala siyang pinsala na natamo. Anong bagyo, no? And merong mga reports na lumabas na masyado daw silang malapit sa Diyos para hindi magkaroon ng pinsala. And they also refused to ano na magpapasok ng mga tao na hindi miyembro ng kanilang simbahan during nung sagsagan nung pagyong si Yolanda. Tanong na tayo, Pastor. mukhang intriguing yeah, topic yan. Oh, nabasa ko din yon at yun nga, nakakalungkot ano, na mayroong ganong pala. Pwede pala yon na mangyari. Verified ba yung kwento natin? Opo. Yeah, actually, mayroong mga witnesses. Meron po. Sa issue. Sa akin, Pastor, kasi syempre simbahan kayo. Kung darating yung mga ganong trahedya, magre-refuse ka ba ng taong humihingi ng tulong? You know, ako, marami ng karanasan sa ganyan, ano? Dati, nung nandutok pa kami sa Cubao, nagbukas kami ng Street Kids Ministry. Pinapasok namin yung mga bata sa mga batang kalye, pinapasok namin sa simbahan, doon namin pinapatulog. Wala naman silang pupuntahan, pinapakain namin. Kadalasan nananakawang kami, no, yung mga gamit. Pero alam mo, when we think about those things, material things lang yun eh, kumpara sa buhay na nililigtas mo, no. Mukhang yung value ng material things, yung value ng mga bagay na hindi naman natin madadala sa langit, eh hindi pwedeng ihalintulad sa kaluluwa, precious souls, no, ng mga tao na kaya nga namatay ang ating Panginoong Hesus para mabigyan ng kaligtasan ang mga taong ito at hindi mapahamak. So siguro kung a-align tayo dun sa layunin na yun ng Panginoon para sa sangkatauhan, then we probably need to learn how to use our resources sa ganung pamamaraan na makaabot talaga sa mga nangangailangan. Mm-hmm. Although I agree with some yung tinatawag na administrative policies about stewardship, pag-iingat sa mga
sa mga bagay, pero when it comes to calamities and life-threatening situations, siguro pwede naman nating ayusin yung ating yung policies para mas maging magandang patotoo tayo doon sa mga nangangailangan na inaabot natin. Yeah, tama po yun. Good point po yun, Pastor. So, how about you, Attorney D? Meron bang... Anong tawag dito? Kasi di ba... Kasagsagan ng bagyo yun? Yung balitang yeah, ito? Yeah, kasagsagan ng bagyo. Hindi sila nagpapasok. Mm-hmm. Oo, naalala ko yung ano, isang nangyari noong Sandy. Nung Hurricane Sandy dito. Yung mag-ina, tsaka dalawang anak niya. Nagda-drive sila. Tumataka sila dun sa tubig eh. Papasok na eh. So, lumabas sila ng bahay. Drive nila yung kanyang SUV. Pero sa sobrang lakas ng hangin, tsaka ng tubig, inagos yung sasakyan. So, kailangan nilang bumaba. Alam mo, ang kanyang ginawa, kumatok siya sa mga bahay. Walang nagbukas eh. Uh-huh. Hanggang sa yung dalawang anak niya, inaanod na. Hindi na niya nakita. Later on, sumunod na araw, natagpuan yung bangkay ng dalawa. For some reason, hindi natin alam kung anong dahilan, but hindi nagbukas yung may-ari. Maaaring akala niya, magnanakaw o kung ano. Pero the point is, kung mawala ng bangkay, kahit pa paano, concept niya mo pa, diba? Laging iisipin mo, what if? What if pinapasok ko? Siguro buhay pa yung dalawang bata. So, moral question eh. Tama yung sinabi ng pastor eh. Pag ganyang issue na, medyo tagilid na yung mga abogado. So, mas mainam ang opinion ng mga malapit sa Diyos kagaya ni pastor tsaka ni Sarah. Actually po, isa sa mga alituntunin natin na tinitignan sa banal na kasulatan ay yung isa sa mga katuruan ng ating Panginoon na kung saan sinabi niya na kung yun daw ginawa natin sa pinakamaliit na tao, if you do this to the least of my brothers, nagugutom ako, pinakain ninyo, walang damit, dinamitan, nasa bilangguan, binisita, sabi po ng ating Panginoon, to the least that you do to my brothers, you have done it unto me. Mm-hmm. So, siguro yun po yung isa sa mga alituntunin na sinusunod natin sa ating pong pag-aala, paglilingkod sa Panginoon. Amen. That's good. Buti nandito si Pastor, ano? Para merong fresh perspective. Oo. Ibang klase talaga kapag si Pastor, yeah, kapag si Pastor yung nagsasalita, natitigagal yung mga na, ano. Hindi naman. hindi mo maasahan yung mga abogado sa ganyan eh. Alam niyo ba yung ano yung lawyer jokes, ang dami, pero itong joke na ito eh, si yung langit daw tsaka impyerno ang nagdi-debate lang diyan, pader lang. Minsan naglalaro yung mga kampo ni Satanas, nasira yung pader. So, sabi ngayon ni San Pedro, pagawaan niyo yan, kundi didemanda ko kayo. Sabi ni Satanas, buti ko may makita kang lawyer diyan sa inyo. Nandito lahat yung abogado katabi ko. Attorney ha. Mukhang buti na lang hindi ako nag-abogado. Self-inflicted wound yun, attorney ha. Madaming lawyer jokes. Oh. Okay, go ahead Nancy. Anong... ano lang, kasi medyo natatawa lang kasi ako eh, no? Pag, for the past 2 days kasi, pag nag-open ako ng Facebook, since nawala akong Filipino channel dito sa bahay, syempre,
Uulitin ko uli, nanonood daw kay Anderson Cooper. medyo natatawa lang kasi ako sa bangayan ng media sa Pilipinas. Syempre, 'di ba? May kanya-kanya silang mga ano din eh, may kanya-kanya din silang mga estratehiya kung paano kumuha ng balita, kung paano sapulin yung mga tamang balita no para maihatid sa ating mga kababayan. But syempre merong iba-iba ng opinion yung mga wala sa site. Katulad natin, syempre, 'di ba? Nanonood lang tayo. Mm-hmm. Hindi natin alam talaga kung ano yung real situation na pag nandun tayo doon sa area na you know, nakakaamoy ka na ng masangsang na amoy galing sa iba't ibang you know, napakaraming bangkay sa paligid mo, and then nakakakita ka ng napakaraming kababayan mo na mga tao na nagugutom, na umiiyak, na parang mga zombie na na naglalakad, na naghahanap ng kanilang miyembro na ng pamilya. And syempre yung nangyayari ngayon katulad dito, syempre yung kay Anderson Cooper at yung away nila ni Corina Sanchez. So what do you think about this? Kasi naano lang ako eh, natatawa lang talaga ako kasi merong yung mga side comments nga na katulad ng sinabi ni Corina na parang masyadong exaggerated mag-report itong si Anderson. Actually sa akin ano nung binabasa ko yung mga reports nila, pareho naman siguro silang may punto eh. Kaya meron nga akong kinomentan sa Facebook kanina na pinuntahan ko sa Facebook para mabasa yung sinulat ko. Sabi ko sa kanila, I think journalists have a way of presenting their reports in an intriguing way to bolster urgency and action. I think both Cooper and Sanchez have this style of reporting which unfortunately got both of them entangled in the issue. I think both of them just wants their reports to serve as an intriguing inspiration, which has become an intrigue between the two of them. I hope they will just let it go and move on. There is no need to draw any more attention into this matter because it will just polarize people to take sides, resulting in divisive. Hello? Yeah, you're back. We'll be back after this song. Nanood na ba? Baka na-storm. No, I think we lost them. Nasa Skype sila eh. So, I'm just gonna play a song and then we're gonna try to get the call back. Okay, mga kababayan, mga tagapakinig,
humingi po kami ng paumanhin sa biglaan naming pagkawala sa ere. Siyempre po, dumarating yung pagkakataon na dahil sa gamit natin ay new media, we're just using Skype po para magkarinigan po tayo. So, nagkaroon lang po ng technical difficulty sa end namin. So, pero nagbabalik po kaming lahat. Nandito po kami, full pack. Sa Nancy's Gero Podcast po. Andiyan pa rin po si Atty. D, si Pastor Eric Angeles, si Sarah Balabagan and Gerald. Hello again sa inyong lahat. Hello. Hi Nancy, may sinasabi si Pastor Eric. Ha? May sinasabi siya kanina, naputol siya. Yeah, Pastor, yung sinasabi mo kanina tungkol dun sa issue ng media sa atin. Yeah, ang palagay ko doon sa nangyaring 'yon kasi ang media, ang puso kasi ng mga tagapag-ulat to move people into action . Mm-hmm. So, alam ko si Cooper Anderson, si Anderson Cooper, ang layunin niya ay parang mag-create siya ng intrigue to mm-hmm. bolster urgency and action. So, ganun din naman si Corina, kaya lang mukhang naggabangga yung kanilang intriga na silang dalawa nang naintriga. But I think these are non-essential issues na hindi na dapat siguro pansinin pa kasi pareho namang everybody, both of them are looking for a fast solution. So, bibigyan ko lang ng konting intriga basta. kasi merong report na sinasabi, syempre yung mga yung mga bashers ni Corina, you know. Nagko-comment ka lang ng ganyan kasi yung ex mo si Pangulong Aquino, right? And then ang yung husband niya is the leader ng DILG. Is he the DILG? Si Mar Rojas? Ah, local government. Oh, local, yeah, local government na supposed to be dapat nauuna na nandoon sa site. So parang medyo nasa yun yung minention ni So attorney, mayroong comment. Attorney D. Oh Nancy, napuputol ka. Mukhang yung sinabi yung malakas sa taas sinasabuta yung Aniniwala na akong malakas. Anyway. Okay, anyway, sabi nila, the easiest job in the world is to criticize, di ba? Kung saan lahat pwedeng mag-comment, lahat pwedeng mag-post. Parang everybody's an expert these days. Kailangan walang keyboard, just internet, ano? Pero I'm sure, even kahit na ikaw ang presidente ng Pilipinas, and then ilagay ka sa position na ganyan, I'm sure you'll be overwhelmed. I don't believe na walang ginawa yung gobyerno the first 6 days. Sobrang laki lang nung magnitude. And of course, I agree with Pastor. Tama 'yon. Kaya naman nanonood din yung tao ng balita kasi merong the way they present yung nangyayari. We should remember yung Anderson Cooper 360, hindi siya straight news, 'di ba? Hindi naman siya yung nakaupo lang sila doon sa studio at nagbabalita. Parang feature siya . So tama si Pastor sa palagay ko. Or maybe sa sa kabilang side naman na nakikita ko, baka kasi si Corina na-immune na siya. Baka kasi sa kanya parang nasanay na siya, no? I mean, yun nga, every year, ilang
typhoon, silang bagyo ang dumadaan sa Pilipinas. And then bago itong Yolanda, eh katatapos lang ng Bohol, 'di ba? Yung earthquake. So siguro para sa kanya, minsan 'di ba ganoon pag nasanay ka na sa isang sitwasyon na ganoon, parang hindi na big deal. 'Di ba? Ito si Anderson, si Cooper, baka 'yun nga sa nakita niya, nandun siya mismo. Kagaya ng sinasabi niya, parang first time niyang nakita sa mga lahat na naging kinover niyang sitwasyon, parang first time niyang nakita na ganun ka devastated yung area. Plus nakita ko yung interview niya sa isang babae, yung isang nanay na namatay na tatlong anak, tapos yung asawa niya pa yata hinahanap pa niya, parang ganun ba? So siguro baka masyado siyang na-move, parang ganun, di ba? Doon sa ano sa media sa Pilipinas. So gustong kuhanin yung iyong opinion tungkol dito. Bilang dati well, kasi ang media. Alam ko si Anderson I mean he's a what we call a disaster reporter. So sanay siya mag-cover ng mga ganitong disaster. So hindi may iwasan na kinocompare niya yung Pilipinas sa ibang bansa. And kinocompare niya yung disaster response ng Philippine government dun sa response ng Japan. Governments ng mga bansang katulad ng Japan. Mm-hmm. At siguro dito lang nagkaroon sila ng nagkaroon siya ng misunderstanding kay Corina Sanchez. And knowing na si Corina ay may vested interest dahil asawa siya ni Marojas. Mm-hmm. So hindi rin talaga neutral si ano si Corina Sanchez. Meron mm-hmm. siyang personal bias. Mm-hmm. Mm-hmm. Yun ang pagtingin ko doon. Mm-hmm. Okay. Yeah, actually tama yung tinuran ni Pastor, tama yung tinuran ni Attorney Dennis at ni Sarah, at tama rin yung sinabi ni Gerald, kasi syempre, so may tama tayong lahat. Kasi may tama so, tayong lahat. Yeah, tama tayong lahat kasi nakakasama ko rin kasi si Corina dati sa mga news events eh. So merong syempre alam natin yung konting background. Anyways, hindi na lang natin babanggitin at palalakin yung issue, but yeah, pare-pareho tayong tama at pare-pareho lahat ng mga tao na nagko-comment na tama silang lahat sa kanilang mga komento. so anyways ayun, syempre tumatawa tayo dito sa ating programa, pero alam natin na ano na dumudugo yung ating mga puso habang nakikinikinita natin yung mga tao na apektado ng bagyo. And ako actually naiisip ko nung mga unang araw na nakikita ko yung ano yung mga news, naisip ko paano kung ako yung nandoon, ano yung gagawin ko. Parang ang sakit kasi actually nung Monday pinaplano ko na mag-live since yun talaga yung schedule ng podcast ko, but hindi ako na mag-live kasi alam ko iiyak ako eh. Mababaw ang luha ko pagdating sa mga ganong klase ng ano ng mga scenes. So
Oo, kaya inimbita ko kayong lahat na sumama dito ngayong gabi. Para hindi ako umiyak. Ayun. Pero nagpapasalamat din ako dahil you know, walang apektado sa miyembro ng pamilya ko sa Pilipinas. So gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat sa you know, sa pag-join ngayong gabi. Gusto kong kuhanin yung inyong mga opinion tungkol dito, yung inyong sarili-sariling salita para dito sa ano, dito sa nangyaring ito sa ating bansa. Unahin kita ano, Sarah. Okay, dito binabasa ko sa Facebook sitwasyon ng kaibigan ng friend ko sa Nanatagalete. Sabi daw dito, no? Wala na silang makain. Yung kaibigan niya nasa Taytay. Ginagawa daw nila yung mga puno ng nyog, no, na natumba. Yun ang kinakain nila at mga namatay na hayop. Pinagtiyagaan nila lutuin dahil nagutom na sila. So, sabi nga dito, asan na ang tulong? Yun ang panawagan nila. At iniisip ko nga itong pangyayari sa Pilipinas, sunod yung calamity, sunod-sunod yung bagyo. You know, katatapos lang ng yun nga, yun ang Bohol, ito na naman. No, hindi pa nakaka-recover yung mga kababayan natin sa Bohol, ito na naman nasa Leyte. Ano, so ako po ang nakikita ko dito, no, malaking kinalaman dito yung pagpili natin ng mga leader sa ating gobyerno. No, yung mga binoboto natin. Kasi kung yung binoboto natin, yung nilalagay natin sa mga pwesto, ay hindi kumbaga hindi ginagawa yung tama, gumagawa sila ng mga mali, you know. Yung iba, yun nga, nakakalungkot, mga corrupt. So yung mga kasalanan nila, kung sino man yung pumili sa kanila, no, nagbumoto sa kanila, apektado din yun yung kasalanan. So kaya siguro ngayon ang nagsasuffer lalo ay yung mga maliliit, yung mga mamamayan natin, no. Kaya ako ang panawagan ko yung mga nasa gobyerno, no, sana magrepent na kayo. Sabi nga ng Lord, di ba, Pastor, ano ba yun, yung sa if my people will humble themselves and call and ano yung Pastor yung verse na yun? If my people who are called by my name will humble themselves, seek my face, turn from their wicked ways and pray, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Yun. So I pray na yung verse na yun, no, ay mangusap sa mga nasa gobyerno natin, yung mga nasa pwesto natin, na mag-repent na lang kayo, no, humingi na kayo ng tawad sa Panginoon, nang sa ganun ay magkaroon na ng total restoration sa bansa natin. At yung mga bumoboto, yung mga kababayan natin, no, maging maingat na tayo this time, matuto tayo, dahil what, again, as I've said, whatever nakasalanan ng ginagawa na nasa pwesto, na mga binoboto natin, nilalagay natin sa pwesto, sa gobyerno, ay nadadamay tayo, no, sa mga parusa, no, na binibigay ng ating Panginoon. So, yun lang po ang aking nakikita at pananaw sa ngayon. Okay, maraming salamat, Sarah. Attorney Dio. Oo, yun nga, sa closing natin, nakikiramay ulit tayo. Sana bumangon na ang ano, Pilipinas. Pareho kay Sarah, yung I think ang message sa Philippines is we should get our acts together and we should start caring more for our country and government. Alam mo, Nancy, it's very nice kasi sa atin, sa Pilipinas, ang number one palagi sa atin, family, hindi ba? Kaya lang ang dangerous combination, yung pagmamahal mo sa pamilya mo tsaka pagmamahal mo sa mga material na bagay, no, parang sa Philippines material things is the measure of everything, so it doesn't matter anymore paano kunin, through corruption, pagnanakaw, panluloko ng kapwa, kalimutan na yung gobyerno. Ang problema later, sisingilin tayo, maging mayaman o mahirap ka man sa Pilipinas, pag nagalit na ang ano, ang Mother Nature, pag sukdulan na yung
pagkalimot natin sa bansa at sa ating kalikasan, magpapantay-pantay na yan. Yung nangyari sa Tacloban, walang mayaman, walang mahirap. Sila Romualdez, ano? Sila Cristina Romualdez. Natawa ako dun sa ano niya, doon sa News sa Inquirer kasi artista talaga siya. Ang kwento pa niya, nanghiram siya ng underwear. So marunong siya tumawag ng attention doon sa nangyari sa kanya. So yan, great equalizer yung mga disaster na yan. Walang pera ang gobyerno to defend yung country from natural and man-made disaster. Pollution, traffic, lahat apektado sa Pilipinas, mayaman ka man o mahirap. So we should get our acts together. Magtulong-tulong tayo. Bayan muna bago ang sarili. Amen. Amen. Thank you, Attorney Gerald. Hello. Una-una, gusto ko lang i-follow up yung sinabi ni Attorney Dennis sa kanil Sara na nakikiramay tayo sa mga lahat ng biktima at mga survivors ng Typhoon Yolanda or Haiyan. At ang akin lang masasabi dito ay hindi natin maiwasan na magkaroon ng tinatawag na pagtatanong kung sino ba talaga ang responsable sa mga relief efforts, lalo na naging question yung response time ng government. Pero tingin ko mas mahalaga ngayon ay magtulungan tayong lahat at sikapin nating papabangon muli yung mga lugar na talagang na-wipe out ng typhoon at siguraduhin na magkakaroon ng nationally coordinated efforts to prepare for such calamities. Mm-hmm. Yun lang po. Salamat Nancy, Sarah, Attorney Dennis at Pastor Eric. Okay. All right, thank you Gerald. Of course, si Pastor Eric, Pastor, anong masasabi mo dito? And also mention about yung drive na sinasagawa natin sa pagtulong dito sa Yolanda. Thank you Nancy. Sinusuportahan ko yung sinabi ng mga nauna sa akin, si Sarah, si Attorney D, si Gerald. Siguro lahat po na kung titignan natin lahat ng anggulo ay mayroong masasabi tayo, meron tayong maipupuna. Pero siguro sa ngayon, sa akin bilang manggagawa ng Panginoon, isa lang ang pwede kong maialay, walang iba kundi mga pananalangin, no? I think can I invite all of you to join me in prayer para sa mga kababayan natin na nagdadalamhati. Sige po, Pastor. Hihirapan. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito na yung pinagkaloob sa amin na kami ay makadulog sa iyo sa oras ng aming mga pangangailangan. Lord, tumatayo po kami bilang mga representante, Panginoon, ng Filipino people, Lord, na nagpupulong ngayon, Lord, upang ihatin sa iyo ang mga pangangailangan ng aming mga kababayan. Humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon, kung ano man po ang mga kasalanan na aming nagawa, Lord, nagawa ng aming bansa, Lord. At humihingi po kami ng habag, humihingi po kami ng awa sa iyo. Lord, alam namin na maliban na kami ay kahabagan mo, Lord, paghukom ang aming tataglayin dahil po sa aming mga kasalanan. Pero salamat naman po, Panginoon, na ang biyaya mo ay sapat, na hindi ka tumitingin, Panginoon, lamang sa aming mga kasalanan, bagkus tumitingin ka, Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na anak na si Jesus, na aming pong Panginoon, tagapagligtas, na siyang pinadadaanan ngayon, Lord, upang humingi ng biyaya sa iyong trono, Panginoon, sa gabing ito. Lord, dalangin po namin na abutin po ninyo ang mga nangangailangan ngayon. Samahan mo sila, Lord, ang mga nagdadalamhati. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo sila ng kaaliwan. Alam namin, Panginoon, na hindi po madaling mawala ng mga mahal sa buhay, ng mga anak, tatay, magulang, Panginoon.
kapatid, tiyuhin, lolo, lola, Lord, at mawala ng mga ari-arian. Lord, alam namin na nagkakalat ang kawalang pag-asa sa aming bansa ngayon, Panginoon. Dalangin namin na ikaw na siyang maaari lamang magbigay ng buhay na pag-asa, ang siyang umabot at mangusap sa puso ng bawat Pilipino sa mga sandaling ito. Huwag mong pabayaang magulumihanan kami na maging ang aming pananampalataya ay mawalang bisa na. Lord, dalangin po namin na ang mga tiwali ay iyo rin pong ituwid. Lord, ang mga nagsusumikap ngayon, Panginoon, na makatulong, bigyang daan mo, Panginoon. Gumawa ka ng mga mapaghimalang pagkilos, Lord, sa mga may sakit, na sila ay mga mabuhay, Panginoon, gumaling. Lord, yung pong mga danger ng infection, danger, Panginoon, ng diarrhea, ng pagkalat ng mga sakit, Panginoon, dalangin namin na pigilan mo ito, Lord, at dalangin po namin, O Diyos, na bigyan mo ng solusyon at kalutasan lahat ng mga pangangailangan doon po sa aming bansa. Salamat po, Panginoon, ikaw pong inaasahan namin sa mga sandaling ito. Alam namin, Panginoon, na hindi ka nagpapabaya. Ikaw ay buhay, ikaw ay gising. Sinabi po sa inyong salita, hindi ka natutulog, Panginoon, hindi mo kami iiwanan o pababayaan man. Lord, gamitin po ninyo ang pagkakataong ito upang lalong mapalapit sa iyo ang aming mga kababayang Pilipino. Salamat po, O Diyos, pinasasalamatan ka namin ngayon paman sapagkat ito po ay aming hinihiling at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yung pong Sister Nancy, thank you sa pagbibigay daan mo sa pagpa-plug in do sa ating medical mission. Yung pong ating medical mission ay gagawin po natin sa Abril. Kung nais po ninyong tumulong, maaari lamang pong magbigay ng indication. Meron po kaming website, www.nhiccag.org, o kung hindi po sa Facebook, meron pong Facebook yung pong aming Rafa team, Rafa Medical Missions. Madali po siyang mahanap. Doon po lahat yung mga larawan ng aming mga ginagawa, ang mga proyekto namin. At higit po sa lahat, humihingi po kami ng pananalangin para po hindi lamang material na bagay paggagamot ang aming madala, kundi yung pong pag-asa, yung kagalakan, yung kapayapaan, yun po ang kinakailangan ng ating mga kababayan sa mga oras na ito. Salamat po ng marami. God bless you. Okay, maraming salamat po, Pastor. And also, ang Podcast Pilipinas po ay magpo-post po kami ng information sa website ng Podcast Pilipinas tungkol po dito sa drive na ito. So, maraming salamat, Pastor. At ang oras, ang eksaktong oras po ngayon ay alas 8:11 na po ng gabi dito sa Los Angeles. At syempre po, napakinggan po natin, nakasama natin sa buong programa si Sarah Balabagan Sereno, si Attorney Dennis Dipo, si Gerald Lacuarta, at syempre si Pastor Eric Angeles. Sa ating naging talakayan, syempre, you know, exactly 1 week today when Super Typhoon Yolanda hit and devastated Central and Western Visayas, and the media did their, you know, yung role effectively. Sa ngayon po ay syempre hindi pa rin sigurado kung gaano kalaki yung naging pinsala talaga ng bagyong Yolanda, dahil hindi lamang po talaga yung lungsod ng Tacloban yung direktang napinsala. Napakarami pa pong mga lugar na hindi pa na nararating ng mga relief goods, ng mga tulong, mga pagkain, mga gamot. Marami pong namatay at marami pa rin po hanggang sa ngayon ang nagugutom. It is ill time and uncalled for to make finger pointing or blaming attitude, because wala pong may tutulong talaga ito sa kahit na sino man, na makadagdag lamang po ito sa miseries and struggles of those who were affected. And let us put a stop in blaming our governments, of course, our leaders, and those who are in the frontline services. The road to restoration, of course, and rehabilitation are slowly on its way with the help of the international community. And Filipinos are thankful for those, donations and help. And
let's not make it harder and difficult for our kababayans by initiating the, you know, the divisiveness. The task po ng leader is to inspire others and to achieve great results. And I believe we are all leaders in our own way. Ang Podcast Pilipinas po ay nagpapaabot din ng pasasalamat syempre sa lahat ng mga bansa at mga grupo po na nagpapadala ng tulong para sa mga Pilipino. Mabuhay po tayong lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Magtulungan po tayo. Until next Monday po, dito pa rin sa podcastpilipinas.com ang Aksyon Serbisyong Kababayan program ng inyong lingkod na si Ramos Esguera po. Babalik po kami sa susunod na Lunes sa regular program po namin. Siyempre, nandiyan pa rin si Attorney Dennis D na makakasama natin next Monday. Magbibigay po tayo ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa inaabangan pa rin na immigration reform, siyempre, at yung mga latest na nangyayari dito sa Amerika na direkta pa rin na nakakaapekto ng mga issue para sa ating mga kababayang mga Pilipino. At salamat po sa inyong pagsubaybay.